ating nag-iisang primetime. Hello, sure! Marian Rivera! Ito na, nandito ka na. Naalala mo ba yung kauna-unahang pagkakataon na ginawa ko yung buhok mo? Marimar! Meron akong directive at that time from GMA. Kailangan sa launching, maayos siya. At siya na si Marimar. So yung po, inabot kami ng... Tagal? Mga 9 to 10 hours. Kasi noon, mano-mano pa ang kabit ng extensions, isa-isa. So isa-isa po ako nagkakabit. Na nakabakal isa-isa. Kasi nakabakal, naka-copper, ano yon, naka-copper na rings, yung parang... So iniisa-isa ko yon. Ah, pero naman, ang kinalabasan. Eto na si Marimar! Tapos di ba, kayo sa set, tinitisyo nyo lang. Tisyo lang. So anong naging ano mo noon yan? Anong naging experience mo noon nung finally eto na nagawa na natin? Parang naging nag-360 emotion ko noon kasi from talaga na parang wala na. The mere fact na naglalagas na yung buhok ko at napuputol na siya, the first time mangyari sa buong buhay ko. Syempre, di ba pag babae, parang nangyayari sa buhok ko. Tayo eh. So habang ginagawa mo yun, nakikita ko yung resulta unti-unti na ay ang haba, ay pwede palang ganun. Naalala ko nung Marimar nga, eh, di ba ang dalas natin nagkikita, mm-hmm, no? Kasi may hair treatment, may maintenance. Maintenance ng extension mo. Na hindi ko na lang i-mention, dami yung manliligaw, ah. Bigla gumanon yung toes ko. Iba. Iba yung Marian Rivera. Iba yung ganda. Kasi, syempre, may maintain ako ng hair niya. Aba, ito yung darating. May bumibisitang ganun siya kaganda. May oras. 2 hours ka lang, ha? May bit-bit na sangching, ganyan. Darating, ganun. Tapos sabi ko, ay, sana all. Kasi talagang parating merong, ay, o si ano naman, si ganyan. Sabi ko, ganun pala, pag Marian Rivera. Anyway. Hindi naman. Siguro nagkataon lang. Hindi, ito maging polite. So anyway, ito, naaalala ko, kwento mo sa Marimar. Ang hilig mo kasi sa tsokolate, di ba? Mm-hmm. Eh pagkatapos, merong tsokolate sa set ng Marimar na hindi siya nakatikim. Let's put it that way. Hindi ko makakalimutan tong kwento na to. Kasi antig yung damdamin ko na parang, ha? Hindi ka nakatikim ng tsokolate? Sabi niya talaga sa akin, kasi guys, sobra po siyang addict sa chocolate. She is a chocoholic. And nung nakita daw niya yung mga tsokolate, na hindi siya nakapag-partake. Smell nga wala eh. Kasi kahit smell lang wala. Kahit amoy lang wala, guys. So talagang awang-awang-awa naman din daw ako sa kanya. Hindi pwede ginaganong-ganon yung Maria. Hindi pwede. Imagine ano lang siya noon, ha? Hindi pa siya talagang... It was going to be her launching and nagsisimula pa lang ang taping ng Marimar. Bit-bit ko yung tsokolate, isang basket na ganito, hindi nalapos apart. Eh yung habang kinukwento ko sa'yo, umiiyak ako dahil di ako nakatikim ng tsokolate. Ganon. Dahil ang sabi niya, Ate, nakita ko yung mga tsokolate. Parang masasarap. Kasi hindi ako nakatikim. Oh. At kung hindi niyo din alam, si Ate Celeste ay weakness din niya mga chocolates, kaya magkasundo kaming dalawa. Oh, trivia yon. Yun yung naging ano natin, kinship, bonding. Mm-hmm. Ganun nagsimula sa chocolate. So dahil yan ang paborito mo, may regalo ko sa'yo. Ay, ganun? Ang tawag dyan, sweets for my sweet. Wow! Maya! Talagang wow. Oh. Thanks! Ay, ang social, may ganon. Alam mo na. Kasi meron din akong tinatawag, the factory. Celestified Chocolate Factory. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi mamaya humingi kayo eh. Oo, meron cacao fields sa Hacienda Celeste. Wow! Kinasal sila, tapos bridesmaid ako. Yes! Ako yung naging isa sa mga napili mo na maging mm-mm bridesmaid mm-mm mo. Kwentuhan mo ko about, andun ako, pero mag-share ka dun sa experience na shinare natin nung kasal mo. Lahat na nandun sa entourage namin, pati mga ninong at ninang nun, mahalaga at importante yan sa amin. Dahil
ito yung pinakamalaking event. At sabi ko nga, isa to sa mga pinagdasal ko kay Lord eh. Gusto ko magkaroon ng buong pamilya. Binigay niya yun. So parang sabi ko nga, si Dong talaga yung pinakasagot sa mga prayer ko na, andyan lang pala. Minsan ganun siguro si Lord eh. Andyan na, di mo pa pinapansin. So talagang kakapanalangin ko talaga at maraming mga signs na binibigay si Lord talaga sa akin. Si Dong talaga yung nandun eh. Alam mo ba, pagdating ko doon, kasama ko ang dad. Kumani kami ng hagdan, nung simbahan, naaalala ko, nakatayo si Dong sa pinto. Tapos, nung nakita niya si Tay, parang walang salisalita eh. Kinamayan siya ng dad, tapos niyakap siya. Pagyapo sa kanya, ginanon ng ilang beses sa likod, na mahigpit. Alam mo bang paghiwalay nila si Dong ang kapal ng luha? Parang dahil anak ka ng dad, parang without saying anything, hinabilin o alagaan. Alam mo yun, wala masyadong... Oo, kasi alam ni Dong na isa si tatay sa mga panalangin ko din na ibinigay sa akin ni Lord na hindi man ako literal na anak niya na nanggaling talaga sa kanya. Pero alam mo yun, pwede pala yun na kahit hindi mo kadugo, magiging totoong tatay mo. Mararamdaman mo talaga yung alaga at arugan. So si tatay talagang isa sa mga pinagpapasalamat ko talaga. Pero ito pa, isa sa mga ano naging ano natin, closeness na parang kumbaga marka ng ating pagiging close. Eh talagang sa akin mo inabili ng unang-unang haircut ni Z. Oo, ni ate. Nakikita kasi niya at ayaw niya magpagupit talaga sa iba. At minsan, may mga pagkakataon na siyempre busy si Ate Celeste, you know, she's a busy person. The point is, pag nagpapagupit na si Zia sa iba, ayaw niya na. I don't think mama will like this hair. So, yun, sumasabog na ako. Celeste, celestified! Fine, anak! Chusy ka! Ganon. Chusy, si Baguettes. Kasi, naaalala ko, nung unang-unang time na nagupitan ko siya, sus, ang dami naming shampoo. Grabe yung vlog namin. Kwento mo yun. Yung unang-unang vlog yun ng Dante Squad, di ba? Yung for the first time na isa sa pinakamadaming views yun. Lumabas talaga yung kakulitan niya. Siya nasabi na gusto daw niya magpagupit, gusto niya na may mas kilig na kilig siya. As in, sobrang love ka kasi niya. Grabe yung ano, naaalala ko nung ginugupitan ko siya noon. Actually, kinakausap na siya ni Marian because it was the very first time na uupo siya talaga and she has to stay cool. Sobrang excited niya. Di ba gumaganon siya? Ganon? Ginugupitan ko. Nagsasabi kung ano. Ate Celeste, I want the length to be like this and I want. Alam. O ito na. Nung natapos akong gumupit, ang sabi sa akin, do I look pretty? Tapos tingin siya sa nanay niya, Mom, how do I look? Walang binakbat yung nanay, di ba? Wala. Hala, sabi dito, how do I look, Mom? Yung maliit na pagkagwapo-gwapong sixo. Lapit ng lapit. May pinapakita sa akin kung ano-ano. Nag-ano din siya, nagpapakita ang gilas. May pinapakita sa ninang. Sabi nung Zia, you know, Ate Celeste, I love Sixto more than my life. Si Sixto talaga, sobrang idol niya yung ate niya. Kaya lahat ng ginagawa ng ate niya, ginagaya niya. Pag-usapan natin si Sister. Itago na lang natin siya sa pangalang Ding Dong Dantes. Okay. Parang hirap sagutin ang mga tanong na yan. Hindi, kasi siya yung co-star mo. Mm-hmm. This is the very first time na meet mo siya. Mm-hmm. Tama? Mm-hmm. For Marimar, nag-co-star kayo. Noong nag-meet kami kasi, unang-una kong kita sa kanya is audition ng Marimar. Oh. Wala akong inisip noon kundi ibigay yung best ko kung anong hinihingi sa akin ng director. Sumayaw, umarte, mag-project. Focus talaga ako. Wala yung ano, yung tinatawag nilang magic from the very beginning. Wala. Sorry. Wala talaga eh. So, alam mo yung nangyari, nagkatuluyan po sila. Hindi siya love at first sight. Ikwento mo. Definitely no. Ayokong sabihin hate, but close to hate person ko siya. Talagang hindi ko talaga, in Tagalog, hindi ko sukat akalain na siya ang mapapangasawa ko. To be honest. Bakit naman? Hindi ko siya type eh. Di mo talaga, Beth? Hindi siya guwapo sa panik. Oo. Oh. Dalawang anak na yan ngayon, ha? Di talaga eh. Di talaga.
Pero alam mo yun ate na hindi ko siya gusto, wala akong love at first sight, walang anything. Pero alam mo talaga na unti-unting nag 360 yung paningin ko sa kanya, nakita ko na ang bait pala niyang tao. Teka muna, bago sobra. Na, oy, huwag naman masyadong kinikilig. Teka lang naman, doon pa lang tayo papunta. May nangyari sa Jezebel? Ikwento mo sa kanya nangyari sa Jezebel. Tatlo na napahiya ako, pero yung dalawang napahiya ako, isang hindi. Una, mahilig ako sa tsokolate. Hindi ko alam. Yung mga times na yun, mahilig ako kay Hello Kitty. Sa Hello Kitty pouch, punong-puno ng tsokolate. Nandun sa table. Lester, alam mo yan. Ah! Hello Kitty! Kanino yan? Pagbukas ko, chocolate. Wow! Kanino to? Baka akin to, ha? Walang sumasagot, kinakain ko. Yun pala, bigay niya. Eh, maldita ako. Kunwari, di ba, hindi ko siya pinapansin. So, biglang nung habang kinakain ko, parang, oh, kanito, oy, nakain mo na pala. Bigay mo. Gusto ko iluwa yung mga tsokolate yung kinain ko. Next, sa boat kami. Lakabang load. Sabi niya sa akin. Bakit? Text ako ng text sa'yo, hindi ka man nagre-reply. Siguro wala kang load, oh. Ina-hurt talaga ako kasi nung time ng Jezebel, naka-prepaid lang talaga ako. Na-hurt ako na parang, yabang naman ito, parang kita sila, naka-line sila, ako prepaid lang, gano'n. Sinabi ko sa kanya, bakit ba? Ayoko mag-reply sa'yo, bakit ka-text na ng text sa'kin? Tapos after nun, di dead man na. Sabi ko, balang araw, pag sumuheldo ko, magla-line na ako, ayoko mag-prepaid, no? Nakakahiya kasi minsan wala, nagkakaskas ako doon, tapos nagbabaon ako, So gano'n yung mga ma-eksena namin. And then finally, ito na yung pinaka-moment na sabi ko, mabuting tao to. Kasi mula umaga hanggang madaling araw, nakalubog ako sa tubig for Jezebel. Hindi nila nakita na may alon parating. So lumaganyan ako, inalon ako ng dalawa, tatlong bes. Feeling ko, katapusan ko na. Feeling ko, malidedo pero na. Pero magaling ka lumangoy. Pero naka-waits ako, ayun. Hindi ka makaano. Hindi ko matanggal yung buntot ko, so inalon ako. Nagkalit si Do, tumalon siya, tapos almost to sa gap, pero syempre yung mga diver naman. Tapos kinuha niya ako na para akong bata, nilagay niya ako sa boat yata yung pupupuan. Tapos akin natawil! Gumano siya, tapos tinawil at niiyakap niya ako. Niiyak na ako kasi kala ko mamamatay na talaga ako. Tapos, nakalunon ka na lahat. So naggalit siya. Ba't ayan niyo, hindi niyo ba nakikita na may ganyan, ganyan, ganyan? Tapos bilang pagdating sa akin, tondom, are you okay? Ako, doon na nagsimula na. Ay, mabait naman pala si Koya. So, binigyan mo na ng chance. Yes. Niligawan ka niya. Yes. Parang unti-unti nang nahuhulog yung loob ko din. Tapos, kinilig na ako. Tapos may chance na, ay, cute naman niya. May mga times na may ganun na. May mga times na pag gising ko sa umaga, hinahanap ko na siya kung gising na siya. Kasi nasa set kami parehas eh. Tinitingnan ko dun sa eksena minsan, ay, walang Fredo. Ay, walang Dingdong today. Pero pupunta siya sa set. Nandun siya. Ganda mo, girl! Mga ganun-ganun na ako. So, sabi ko, sandali, nag-hold back ako. Kinausap ko, lola ko. Tapos na kami sa Palawan, umuwi na kami. Ano na shoot sa Palawan? May mga eksena na dito sa Manila. So tinawagan ko lola. Sabi ko, uwi ako dyan. Kinausap ko lola, sabi ko, Nay, may sasabihin ako sa'yo. Kasi very honest ako sa lola ko. Ano yun? Parang gusto ko na yung si Dingdong Dante. So, sabi niya, gusto mo yun? Ako, mahirap ang showbiz na boyfriend. May lukuhin ka lang yan. Tapos ganyan-ganyan. Ang cute ni Nan. Oo. Pero ikaw, tingnan mo din. Baka naman magtinong sa'yo. Mga ganun. Parang probinsya. Alam mo sa probinsya kasi, kapag artista, mayroon siyang sinasabi na lulukuhin ka lang yan, playboy yan, and everything. Sabi ko, sige na, titingnan ko. Adi, okay na. And then, pumunta ako kay Paong Nazareno sa Quiapo. Dasal ako. Sinama ko nung nanay ko. Sabi ko, ma, may gusto kong dasalin. Samahan mo. Kasama kami ni mama. Sumiiyak ako. Sabi nanay ko, iyak-iyak dito. Wala naman nangyayari dito. Pe-pray ako. Sabi ko sa kanya, Paong Nazareno. Alam ko, mahilig ako sa sign, pero bigyan mo pa rin ako ng sign. Sabi ko, nangulog yung loob ko kay Don. Kung hindi siya ang lalaki para sa akin at masasaktan lang ako, huwag na. Kasi pangarap ko, ayun kasi nang papalit-palit ng boyfriend. Tumama ko, nakatingin. Hindi ko alam kung si Don para sa akin, sabihin mo. Kung hindi, ilayo mo na siya sa akin. Huwag mo na akong saktan. Huwag niya na akong saktan. Ayoko na. Parang,
out mo na siya. Hanggang kaya ko pang i-out yung sarili ko doon sa nararamdaman ko. Di, okay lang. Nagdaan isang araw, dalawang araw. Tumawag siya. Si Dong. Dong. May party dito sa bahay. Punta ka. Kasi nandun sila Direk Joy, siguro get together. So sabi ko, ayoko pumunta dyan. Pagkasundo ko tayo, hindi. Kung hindi ka susundo sa akin, ayoko pumunta dyan. Ganon. So, dead ma ako. Hanggang naggabin ko, hindi ako sinundo. Siguro yun na yung sign. Ayaw niya talaga. Wag na lang po. Tumawag ulit. Nandito na ako sa baba ng condo mo. Sabi ko, Ama, ito na ba yung sign? Kasi kung ito yung sign mo, aalagaan ko. Bibigay mo sa akin ang buong buo. Alagaan ko kasi pangarap ko talaga na buo, magka-relasyon. Kasi ayoko na ng relasyon na long-term tapos hindi naman. Parang, you're getting emotional. Yeah. Kasi ito sa pangarap ko kay Papa Gadi. And you're doing it, yan! Sabi ko, Lord, kung ito na to, aalagaan ko ng buong buo sa puso ko. So ayun na yun. So doon ang nagsimula na, alam mo yun, si Dong talaga ay buhog tayong ibinigay at ipinagpala sa akin. Ang gusto mo pa ng isa pang sign? Hmm! Oo. Alam mo ba na ang yearbook mo at ang yearbook ni Dong, iisa ang nakasulat. Nakita magkapareho. Oo nga eh. Nakita ko yan. Face that launched a thousand ships. Siguro pag maganda ka ganun talaga. Sinasabi ng mga tao. Pero, iisa yun. And that was what? High school? High school. High school si Dong. College ka. Hindi ba't nakasulat? It's written in the stars. Kumbaga. Okay, no? Parang yun yung gusto mo pa ba ng ibang side? Magkaiba naman kayo ng mundo, magkaiba naman kayo ng... Diba? Kapag nag-iisip ka ng sobra-sobra na, ano yun, natatakot ako, anong gagawin ko, anong gagawin? Hindi pala dapat talaga ganun. Oo, okay lang kabahan. Siguro part yan ng tao. Kapag meron kang hindi komportable o bago sa ma-experience mo, kakabahan ka talaga. Nawala daw yung bagahe mo? Pero ikaw daw ang pinaka-chill sa lahat. Baka siguro nasa Alapa-up din ako para pala kayo dyan. Maliban sa Miss Universe, you went to Jerusalem. Mm-hmm. Parang there was just so much. Sabay-sabay tayo. Oh, tapos ginanon lang. Ginanon. Itaas ang kamay. Siyempre habang tinataas, alam mo na yan, dancer ka. I challenge you, we will go down. Kaya pa ba to ng tuhod ko, guys? Kaya mo yan! Music, please! Dadasal ko talaga, yun. Kasi di ba, asawa na responsible at mamahalin at, you know, hinihiling na isang babae sa isang asawa. Check na eh. Gusto ko talaga maging nanay eh. Pangarap ko talaga yan. Number one sa list ko yan bago yung asawa. Nanay talaga.